Opo mga kapatid, sa pananampalataya, maganda po ang ating paksa ngayon. Tungkol po sa para-parati natin nakikita po sa mga muski na violation ng prayer kapag Biyernes. Kahit na po ilang beses na natin iparating sa ating mga Friday sermon, ilang beses na natin iparating sa ating mga radio lecture, YouTube, at saan pa man ang mga outdoor lecture, ay napakamas-mas marami pa rin po ang mga gumagawa ng violation na ito kapag po Friday. Opo, ano po ang tinutukoy natin? Ay, yaong pong tinatawag po na bedaah sa Friday prayer. Halimbawa po ay ganito. Nakaupo na po ang mga tao. Biyernes po ha, Biyernes. Pumasok na po ang time ng Salatul Jumu'ah. Pumasok na po ang time ng Friday prayer. Opo. Ibig sabihin po oras na ng Salatul Duhur. Kasi yun ang oras ng Friday prayer. Tapos nakaupo na ang mga Muslim, ang Jama'ah. Habang itinatawag ang Adhan. Ibig sabihin po ay nakapagsalam na ang imam at nakaupo na sa mimbar, pulpito, at itinatawag ang Adhan. At pagkatapos ng Adhan, ay makikita mo yung mga tao magtatayuan para magsipaggawa ng 2 rakaat na voluntary prayer. Na buong akala nila ay mayroong voluntary prayer ang Salatul Jumu'ah, na katulad ng Salatul Duhur. Opo. Magsisipagtayo sila at magsisipag 2 rakaat na sunnah, kung tawagin. Ang tanong po, ito ba ay gawain na permissible sa Islam? O ito po ba ay bedaah? Sulinawin nating maigi sapagkat napakarami pa rin po ang kamusliman na makikita natin saan-saan ng masjid itong ganitong violation. Ulitin natin ang sitwasyon. Pumasok na po ang oras ng Salatul Jumu'ah. Ang oras po ng Friday prayer ay ang oras ng Salatul Duhur. So pumasok na ang Salatul Duhur. Oras na ng Salatul Duhur at dahil Biyernes yun, pumasok na ang Friday prayer. Opo. At tumayo yung imam, nagsalam. Pagkatapos magsalam, umupo siya at nag-adan. Call to prayer. Ang Bilal. Pagkatapos pag-adan, tatayo yung mga tao at magsisipag 2 rakaat na sunnat. Ito ba ay pwede o ito ba ay hindi pwede? Ito po ang tanong. Saan po mga sources natin? Number 1, naturalmente, Quran. Number 2, Hadith. Opo. Number 3, Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, Fatawa Ibn Taymiyyah. Number 4, Shaykh as-Sayyid as-Sayyid Sabiq. Opo. Fiqh Sunnah. Source natin. Then, the Permanent Committee, Fatawa Islamiyah. Yan po ang ating 4 na sources. Ngayon po, basahin natin. Ipaliwanag natin mabuti sa inyo. Bago natin sa inyo iparating po ang kanilang mga rulings, ay tandaan po natin, mga kapatid, sa pananampalataya, na sala ang susi, prayer ang susi sa paraiso. As-salatu miftahul jannah. Sala ang susi sa paraiso. Ngunit papaano magiging susi ang prayer kung ito po ay maraming mga violation? Paano magiging susi sa paraiso ang iyong mga prayers kung ito ay puno ng mga violations? Lalo na po kung ang mga violation mo sa prayer po ay bedaah. Religious innovation. Dagdag bawas. Sa Islam po, hindi po pwede ang religious innovations.
Pupwede ang material innovations, technological innovation, scientific innovation, pwede yan. Pero pagdating po sa gawain na pagsamba, ibada, worship, hindi ka pwede mag-innovate. Hindi mo po pwedeng baguhin, dagdagan, bawasan ang kung papaano isinagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam more than 1,400 years ago ang gawain po na worship. Ano mang gawaing worship? Opo. Dahilan po sa mga innovation, religious innovation, na ginagawa mo halimbawa, maaring ini-expect mo ang gantimpala, a reward, sa iyong salah. Prayer, salah means prayer, ritual prayer. Maaari po na mayroon kang ini-expect na gantimpala sa iyong prayer, samantalang wala kang gantimpala kundi parusa. Kaya hindi po pwede na mag-innovate sa larangan ng prayer dahil dito papasok si Satanas. O udyukan ang tao na gawin mo ito, idagdag mo ito, pag idinagdag mo ito, gaganda ang iyong prayer, magugustuhan ka ng Panginoon, daragdagan ang iyong gantimpala. Eh hindi iyon isinagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit mo gagawin? Ngayon, bakit lagi-lagi natin ipinagdidiinan ang ano lang ang ginawa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang siyang pwede natin gawin? Ay sapagkat siya lamang ang tinuruan ng Allah paano sasambahin ang Allah. Siyang kahuli-hulihan na tinuruan, kahuli-hulihang sugo. So hindi natin nakausap ang Panginoon ano ang gusto niyang paraan ng pagsamba. Hindi natin siya natanong at hindi natin nakausap na ito ang gusto kong paraan ng pagsamba ninyo sa akin. Hindi natin nakausap. So, hindi ka pwede mag-imbento ng sarili mong gusto. Dahil iyan ay udyok na ni Satanas. Kailangan ang paraan ng pagsamba ay sa paraan na itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So, hindi po pwede ang innovation pagdating po sa gawain na worship. Ibada. Okay. Mapanganib po ang bid'ah. Wa kullu muhdathatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalala. Wa kullu dalalatin finnar. Ang lahat po ng pagbabago, tinutukoy po pagbabago po sa relihiyon, lalo na sa gawain ng pagsamba. Ang lahat ng pagbabago ay bid'ah. At ang lahat ng bid'ah ay paglihis. At ang lahat ng paglihis ay papunta sa apoy. Nakita mo? So, hindi po pwede sa Islam ang religious innovation. Opo. At alam ba ninyo na mas dangerous ang religious innovation kaysa sa gumawa ng kasalanan, nahayagan, na alam mo na kasalanan. Bakit? Dahilan po sa paggawa ng kasalanan ay alam na alam mo na ang ginagawa mo ay kasalanan. At dahilan sa alam mo na ang ginagawa mo ay kasalanan, mayroon kang balak na isang araw magtatawba ka rin, isang araw magre-repent ka rin, isang araw magre-reforma ka rin, at babaguhin mo ang iyong gawi, isang araw hihingi ka rin ng tawad sa Allah para mai-reforma ang sarili. Mayroon kang hangad. Bagamat ikaw ay makasalanan, ngunit nanduroon pa rin ang iyong paghahangad ng kaligtasan. Alam mo na ang ginagawa mo ay mali at may plano kang ituwid ang sarili mo. Ngunit sa gawain po na bid'ah, religious innovation, ang buong akala mo ang ginagawa mo ay tama at wala kang kabalak-balak na magbago. Wala kang kabalak-balak na baguhin ang sarili mo. Dahil buong akala mo nga, tama ang ginagawa mo. At kapag ikaw ay namatay, nang hindi nakapag-tawba, hindi nakapag-repent, at hindi ka nakapag-panumbalik sa Allah, at hindi mo binago ang iyong mga gawi na mga innovation sa gawain na pagsamba, anong binasa natin hadith? Tupok ka sa apoy.
paglihis ang ginawa mong bid'a, at ang lahat ng paglihis papunta sa apoy. So, sumamba ka na ikaputupok mo sa apoy. Maliwanag? Okay. Diin na natin, bago natin talakay ng husto yung tungkol sa bid'a ng Biyernes, innovation kapag Biyernes, na nais natin bigyan ng diin sa ating mga sarili, mga kapatid sa pananampalataya ay, diin na natin ang sala na gwardyado, sala na iningatan, sala na binantayan mo ng husto na hindi mapasukan ng bid'a. Walladina hum ala salatihim yuhafidhun, chapter 70 verse 34. At ang mga yaong iniingatan nila ng husto ang kanilang mga sala, ang kanilang mga prayer. Ula ikafi jannatim mukramun, sila ang mga yaong na mananahanan sa mga hardin ng mararangal. Ibig sabihin po ng mga hardin, paraiso. So sila na iniingatan nila ang kanilang mga sala na huwag mapasukan ng bid'a, huwag mapasukan ng violation. Ginagawa nila ang mga gawain sa prayer ng buong ingat na pagsunod sa kung ano ang itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paraan ng pagsasala. Iwas sa mga violations. Sila po ang mananahanan sa paraiso. At tandaan po natin ng husto na ang paraan lamang po ng prayer na katanggap-tanggap sa Allah ay ang paraan ng prayer na itinuro niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi po pwede po na kung sino-sino lang na shaykh ang ginagaya-gaya mo na hindi mo kinukumpirma kung ito ba talaga ang paraan ng pagsamba na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itinuro sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na paraan ng pagsamba na isasamba sa Allah na ikalulugod ng sinasamba. Katibayan? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Magsala kayo alinsunod sa nakita ninyo na aking pagsasala. Sahih al-Bukhari, source natin. Opo. Ibig sabihin po, ulitin natin, huwag kang gaya-gaya ninuman ng paraan ng pagsambayang nang hindi mo ni-research. Baka mamaya ang nagagaya mo ay bid'a. Nabunga kala mo ay tama dahil paraan nga ng pagsamba, ritual. Yun pala ay itutupok sa iyo sa apoy dahil hindi yan ang paraan ng pagsamba na gusto ng Allah na itinuro niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi yan ang paraan ng pagsamba na iniudyok ni Satanas sa isang shaykh at ginagaya mo naman. So ganoon po. Okay, balikan natin yung tanong. So ngayon, nabigyan natin ng background der gaano kasama ang bid'ah, religious innovation. Ulitin natin, baka hindi magets, mabuti. Hindi kontra ang Islam sa technological innovation, scientific innovation, material innovation, walang kakontra-kontra ang Islam. Halimbawa, dati-rati walang aircon, ngayon may aircon. O, ang ganda ng pakiramdam natin, malamig ang kwarto. Dati-rati walang eroplano, ay may eroplano ngayon, alangan naman na paglalakbay ka mula Middle East papuntang Africa, sasakay ka ng kamilyo. Ay mayroong eroplano, bakit ka magkakamilyo? Abutin ka ng buwan. Paglalakbay, eroplano oras lang, ilang oras lang. So, scientific innovation, pangpadali, pampagaan ng mga araw-araw na gawain. So, pwede ang mga scientific innovation, technological innovation, material innovation, ngunit pagdating po sa gawain na worship, walang innovation. Hindi mo po pwedeng sabihin na ito ang uso sa kabataan, kaya itong gagawin natin, hindi po pwede. Bakit kabataan bang sinasamba natin? Kung ano ang gusto ng sinasamba na paraan ng pagsamba sa kanya na kanyang itinuro kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 years ago ay sharing paraan ng pagsamba na ating gagawin sa Panginoon na sinasamba na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So maliwanag, innovation ang tinutukoy, religious innovation. Okay, balikan natin yung tanong.
na siyang ating paksa. Mga nakaupo na ang mga Muslim. Pumasok na ang Salatul Jumaah, na oras ng Salatul Duhur. At nagsalam ang imam, bumati ng kapayapaan, pagkatapos umupo at nag-adan. Call to prayer. Then, pagkatapos mag-adan, nagtayuan yung mga tao at nagsipag-prayer ng sunnat. Na alam natin na walang sunnat ang Salatul Jumaah. Kung mayroon mang sunnat after, pero wala itong sunnat, once na pumasok ang Salatul Jumaah, bawal na po ang lahat ng sunnat. Pwede kayong magsunnat ng magsunnat, voluntary prayers, hanggat hindi pa pumapasok ang eksaktong oras ng Salatul Jumaah. Ngunit once na pumasok na po ang oras ng Salatul Jumaah, wala nang sunnat maliban sa Tahiyatul Masjid. Opo, greeting sa mosque. Mamaya darating tayo dyan. Okay. Ang rulings po ng religious scholars sa pangungunas ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, nawa kahabagan siya ng Allah. Ang Salatul Jumaah ay walang sunnah before. Basta pumasok ng Salatul Jumaah, walang sunnah. Mayroon itong sunnah, voluntary prayer, pagkatapos ng prayer, ng Friday prayer. Ibig sabihin po mga kapatid sa pananampalataya, hindi ipinapahintulot na ikaw ay tumayo, napakarami ng tumatayo kung saan-saan mang masjid, ilang beses mo man ito ay khutbah, hindi talaga maubos-ubos ang mga violators. Ipopost na naman natin ito, i-upload na naman natin ito mamayang gabi sa YouTube, opo, Gimba Channel. Ipang-post ninyo, ipang-share po ninyo sa inyong mga ka-friends para marami po ang maturuan talaga. Magkaroon kayo ng gantimpala. Hindi po ipinapahintulot na ikaw ay tumayo para magsagawa ng 2 rakaat na sunnah pagkatapos ng adan nang pumasok na na oras ng Salatul Jumaah. Pwede kang magsunat ng magsunat habang hindi pa pumapasok ang oras ng Salatul Jumaah. Ngunit once na pumasok ng oras ng Salatul Jumaah, wala po yung sunnat. Opo. Ulitin natin ang source, Fatawa Ibn Taymiyyah, located Fiqh Sunnah Volume 2, pages number 144-145. Basahin natin yung kanang ruling. Anya. Patungkol sa anumang sunnah, voluntary, optional na prayer, bago ang Friday prayer, si Ibn Taymiyyah, kahabagan nawa ng Allah, sumulat, anya, ang propeta sallallahu alayhi wasallam, never. Ibig sabihin, kailanman hindi niya sinagawa, hindi siya nagsalah nang pagkatapos ng adan, nang pumasok na ang Salatul Jumaah. Ibig sabihin, bago magsala ng Salatul Jumaah, wala siyang 2 rakaat po na sunnat. Opo, at wala rin pong naiulat na ganyang gawain sa kanyang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon po ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa lang po ang adan. Isa lang ang panawagan ng prayer, call to prayer, isa lang. Opo. Pagpasok na pagpasok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pulpito, magsasalam, din uupo, din mag-aadan si Bilal. Pagkatapos ni Bilal mag-adan, tatayo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at magkukutba. Pagkatapos uupo siya, din magkukutba uli sa pangalawa part ng kutba. Then mag-iikamat na si Bilal at maglilid na ng prayer si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saan mo riyan ipapasok ang 2 rakaat na sunnat? Nagagawin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng adan, or gagawin ng mga sahaba pagkatapos ng adan? Wala po.
Walang ebidensya. Walang katibayan. Hindi possible. Opo. Ayon sa hatol ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, imposible anya na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magsasagawa ng sala pagkatapos ng adhan, at imposible rin na gawin ng nino man sa kanya mga kasamahan, ibig sabihin sino man mga Muslim, na magsisipagsagawa ng turaka as sunnat. Hindi nila magagawa yun. Saan nila isisingit doon? Kaya mga kapatid sa pananampalataya, bilang katibayan pa tungkol sa isalang adan na iulat, na i-record ni Imam Al-Bukhari, opo, na si As-Sa'ib bin Yazid ay nagsabi anya sa panahon anya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar at Umar, ang adhan anya ng Friday prayer ay binigkas or binibigkas habang ang imam ay nakaupo sa pulpito. Ngunit sa panahon ni Uthman at ng mga bandang hulihan na panahon, nang dumami na ang mga Muslim bilang ng mga Muslim, ay isang karagdagang adhan or panawagan ang isinagawa sa Az-Zawra. Ibig sabihin adhan na itinatawag sa isang bahay na tinawag nilang Az-Zawra. Ibig sabihin ng Az-Zawra, yung pinakamataas na bahay sa Madina na malapit sa masjid. Source natin Fathul Bari, Volume 2, Hadith 457. So mga kapatid, sa pananampalataya, napakalinaw. Kung iyong ipipicture sa iyong isipan, ang Biyernes, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay makikita mo yung eksena na kapag nag-adhan, nakaupo siya, at pagkatapos ng adhan, tatayo siya para maghutba. Then, pagkatapos ng unang bahagi ng khutba, uupo. Then, tatayo muli para sa pangalawang bahagi ng khutba. Pagkatapos, saan mo rin ipapasok ang turaka sunna? Ni ang kanyang mga kasamahan, mga sahaba, wala ring tatayo para magturaka at na sunnat, a voluntary a prayer. Ngunit ito po ang ginagawa ng ating mga kapatiran sa pananampalataya. Tandaan po natin gaano kahalahalaga ang salatul Jumaah, Friday prayer, na ang mga kalakal po, pag pumasok na ang salatul Jumaah, Friday prayer, anumang mga kalakal ng mga makamundo ay hihintuan na, magsisipagpasukan natin sa masjid upang ating dakilain, gunitain ang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Chapter 62 verse 9 Quranul Karim. Ya ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa darul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mga kapatid sa pananampalataya, sa malapit-lapit na pagkahulugan, o kayo na mga mananampalataya, kapag ang panawagan po ng prayer, call to prayer, ay ipinanawagan sa sala ng Biyernes, magmadali sa paggunita sa Allah at iwanan ang kalakal. Ano mang mga kalakal ang makamundo, yan ang pinakamainam para sa inyo, kung alam lamang ninyo. Medyo malapit-lapit po na pagkahulugan. Ulitin natin yung chapter 62 verse 9. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Opo. So ganoon kahalaga, dinidiinan kahalaga ang Friday prayer na lahat ng ating mga gawain, once na itinawag na ang prayer ng Biyernes, hintuan mo lahat ng ginagawa mo sa buhay. Opo. Ito pong aya na ito na binasa natin at chapter 62 verse 9 ng Quranul Karim. Ito pong binasa natin na ito na chapter, opo, or verse, or aya sa Quran. Ito po ay para diinan ang dakila na kahalagahan ng Salatul Jumu'ah, na everything ay tatalikdan at lahat ay papasok sa masjid upang dakilain, sambahin, gunitain ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Bakit ang Salatul Jumu'ah nga pala ay napaka-importante?